Kabanata 386 hanggang 390. Nang mapansin ni Alex Rockefeller ang gawin ni Sheryl Crony, tumigil siya sa pagsasalita at nagpatuloy sa pagkain. Maya-maya pa, may malakas na sungipa sa pinto. Apat na matipunong lalaki ang humarang sa pinto. Mga martial artist sila. Gayunpaman, mayroon silang napakakatamtamang antas ng paglilinang. Nagsisigawan sila pagpasok nila sa kwarto. Tinuro ng isa si Daya. Piraso ng shit. Inalok ka ng pagkakataong makilala si Mr. Accardo, at magiging malaking pabor iyon para sa iyo. Ngunit naglakas loob kang tanggihan ito. Sino ka sa tingin mo? Some crappy celebrity, that's what. Kay Mr. Accardo, wala kang pinagkaiba sa isang struggling model, masungit niyang sabi. Putol tayo ng kalokohan. Kukunin lang namin siya at dadalhin. Balihin ang mga binti ng lalaki at dalhin ang iba pang babae. Mukhang may dalawa pang magagandang babae. This is going to be fun, dagdag pa ng isa pang lalaki. Nanatiling tahimik si Daya at ang iba pang mga babae. Nang malaman niyang si Alex ay mas, hindi na natakot si Sheryl. Iniluwa ni Alex ang isang piraso ng buto ng isda at tumayo. Kayo lang ba ang pinadala nila? Walang sinuman sa inyo ang may sapat na kapangyarihan para makilala ni Daya ang hanggal na iyon, Mr. Accardo. Bumalik ka at magdala ng mas makapangyarihan. Damn, sino ka? Hindi siya sinagot ni Alex. Sa halip, gamit ang hilt ng tinidor at kutsara sa bawat kamay, sinaksak niya ang bawat hita nila sa napakabilis na bilis. Pagkatapos noon ay winagiway ni Alex ang kanyang kamay. Ang apat na matipunong lalaki ay pinaalis sa silid. Ituloy na natin ang pagkain. Sabi ni Alex, hindi nasilaw ang magagandang mata ni Daya. Madalas niyang nakikita ang mga taong tinuturuan ng mga aralin na tulad nito. Ang bagay ay, napakakaunting mga tao ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Kung alam ng batang presidente ng Valtamerico, na siya si Daya at pangatlong anak din ng pamilya ni Stormer ng Michigan, malamang na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na hilingin sa kanya na makipagkita sa kanya. Iinom ako sa'yo, itinaas ni Daya ang kanyang baso. Salamat, itinaas ni Alex. Ang baso bilang ganti, ang mga mata ni Miranda Finn ay kumikinang. Hindi niya napigilan ang kanyang excitement. Daddy, gusto kong matuto ng martial arts mula sa iyo, sabi niya. Pinisil ni Alex ang alak na ininom niya sa buong mukha ni Miranda. Oh my God, nakuha mo sa buong mukha ko. Nanlamig ang ekspresyon ni Miranda. Ito ay medyo isang tanawin. Nag-spray lang ng alcohol si Alex sa mukha niya, wala nang iba. Gayunpaman, ang alak ay nakuha din sa napakaraming pagkain sa mesa. Marahil ay hindi na nila makakain ang pagkain. Sa katabi, apat na martial artist ang naglipano pabalik sa kwarto na duguan pa ang mga hita. May walong tao sa silid at isang binata ang nakaupo sa yulunan ng mesa. Nakasuot siya ng mamahaling kasuutan at mayabang ang mukha. Siya ang batang presidente ng Valtamerico at anak ni Frank Accardo, si Heath Accardo. Isang babae ang umupo sa tabi niya. Kung makikita siya ni Alex, magugulat siya. Iyon ay dahil ang babaeng ito ay ang kanyang dating kasintahan, si Chloe Marionette. Noong nakaraan, nagkaroon siya ng syphilis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalapit siya kay Heath. Nasaan siya? Tanong ni Heath. Kumunot ang noo ni Heath nang makita niya ang estado na kinaroroonan ng apat niyang bodyguard. Ginoo, Accardo, paumanhin para sa aming kawalan ng kakayahan. Basura, ni hindi mo ako madidalhan ng babae. Ano ang silbi ng pag-iingat sa iyo? Binato sila ni Heath ng isang bote ng alak. Silang apat ay hindi man lang naglakas loob na iwasan ito. Ginoo, Accardo, dahan-dahan lang. Masakit sa katawan mo ang magalit, sabi ni Chloe habang panunukso niyang dinala ang isang baso ng alak sa bibig ni Heath. Agad siyang niyakap ni Heath at hinalikan noong buwan. Sa pagkakataong iyon, may tumayong lalaki. Napaka-espesyal ng aura niya sa kanya. Heath, hayaan mong dalhin ko siya sa iyo. Umiti si Heath. Salamat, Ginoong Kitagawa, sabi niya. Si Mr. Kitagawa ay nasa unang bahagi ng edad na 30s, isang kalmado at matulungin na lalaki mula sa Japan na bihirang magsalita ng higit sa ilang salita. Alam ni Heath Accardo na si G. Kitagawa ay isang napakalakas na mandirigma. Ang ama ni Heath, si Frank Accardo, ay kinuha siya upang lumahok sa kompetisyon sa pakikipaglaban ng SCBA na magaganap sa kalahating buwan.
Ang pagkain na ito ay paraan ni Heath sa pagtanggap kay Mr. Kitagawa. Dahil wala si Frank sa California, hiniling niya kay Heath na kumatawan sa kanya sa halip. Napakalaking bagay na kusang sumulong si Ginoong Kitagawa. Nais din makita ni Heath kung gaano kahusay itong Japanese fighter na binanggit ng kanyang ama. Itong celebrity na ito, talagang mataas ang tingin ni Dayo sa kanyang sarili. Hindi lang niya nirerespeto si Mr. Adams, pero hindi niya ako nirerespeto, tumayo si Heath at natatawa. Nasa kwarto din si Leo Adams. Namumula at namamaga ang mukha niya. Eksakto, pero wala talagang masyadong sinabi si Daya. Sa halip, masyadong mayabang ang lalaking kasama niyang kumakain. Nang banggitin ko ang pangalan ng iyong ama, si G. Accardo, kumilos siya na. Parang hindi niya narinig ang tungkol sa kanya. Hiniling pa niya na mawala ka. May death wish siya, nakangusong sabi ni Heath. Mayroong dalawang iba pang babae kasama si Dayo, parehong napakaganda. Ang isa sa kanila ay isang Persian. Sabi ni Leo, lalong natuwa si Heath nang marinig niya ito. Ginoo, Adams, sabi mo napakaganda nila. Paano naman ako? Maganda ba ako? Tanong ni Chloe Marionette sa matamis na boses. Si Miss Marionette maganda rin talaga. Kung kailangan kong hulaan, masasabi kong malamang na isang ina po ka ni Cleopatra na may dugong maharlika sa iyong mga ugat. Mabilis na sabi ni Leo. Gayunpaman, sa kanyang puso, iba ang iniisip niya. Kung ikukumpara sa kanila, ikaw ay hindi hihigit sa karaniwan. Malamang na mas slutier ka lang sa kanila. Agad namang tumawa si Chloe. Lumapit si Heath at hinawakan ang katawan ni Chloe ng ilang beses. Ginoo, Kitagawa, sasama ako sa iyo para makita kung sinong tanga ang gumawa nito. Mamaya, malugod kang tatanggapin ng Persian lady, Ania. Tumawa ng malakas si Ginoong Kitagawa. Masyado siyang natukso. Sa Japan, mayroon din siyang karangyon na napapaligiran ng magagandang babae. Kaya hindi siya estranghero sa mga ganitong bagay. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga tao, sina Heath, Mr. Kitagawa, Chloe, Leo at tatlong iba pang mga subordinate, ay nagsimulang pumunta sa silid ni Alex Rockefeller. Naiwang bukas ang pinto Alex at ang iba ay naghihintay sa kanila. Nang makita ni Heath at ng iba pang mga lalaki ang magagandang babae sa silid, kumikinang ang kanilang mga mata at hindi sila makatingin sa malayo. Si Mr. Kitagawa, na mukhang mabagsik kanina, ay nagsimulang ngumiti ng misteryoso. Si Chloe lang ang bahagyang natigilan nang makita si Cheryl Coney. Nang makita niya si Alex ay laking gulat niya. Alex, hindi ako makapaniwala na ikaw yon. Ikaw ba ang nanakit kay Mr. Adams at sa mga subordinate ni Mr. Accardo? May death wish ka ba? Chloe, mahal, kilala mo ba siya? Inikot ni Heath ang kanyang braso sa baywang ni Chloe at nagtanong. Natagpuan ito ni Alex na kakaiba. Tila may kakayahan si Chloe na manligaw ng iba't ibang uri ng lalaki, ngunit wala ni isa sa kanila ang mabubuting tao. Sa katunayan, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. He's a loser na umaasa sa ibang babae. Ang tanging ginagawa niya ay ang paghuhugas ng paa ng kanyang biyenan sa bahay. Mapapanatili lamang niya ang kanyang kabuhayan sa pamamagitan ng pagsuso sa kanyang biyenan. I wouldn't want to get to know people like this, naiinis na sabi ni Chloe. Si Alex ay hindi nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang pandiwang pag-atake. Chloe, gumaling ka na ba sa syphilis? Tanong ni Alex. Agad na na-trigger si Chloe nang marinig niya ito. Sino ang may syphilis? Kung sino man, malamang ikaw ang may syphilis. Umiling si Alex. Ako ay isang doktor, tsaka sensitive naman ang ilong ko. Naamoy ko yung bulok na pabango mula sa milya-milya. Last time, sinabi ko sa'yo na may mutated case ka ng syphilis. Napakahirap gamutin. Sinabi ko rin sa iyo na huwag kang lalabas at manakit ng ibang tao, ngunit hindi mo ako pinakinggan. Habang nagsasalita si Alex ay naaawa niyang sinulyapan si Heath. Nagulat si Heath. Iyon ay dahil bigla niyang naalala ang pakiramdam ng bahagyang pangangati nang pumunta siya sa banyo ngayon. Wham! Malakas na sinampal ni Heath si Chloe sa mukha. Bitch! Bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka? Bumagsak si Chloe sa lupa habang nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ginoo, Accardo, wala akong sakit. Ginawa niya ito. Kinuframe niya ako. Alex Rockefeller, ang kulit mo. Mamamatay ka sa isang kakila kilabot na kamatayan. Sandaling sumulyap si Alex sa kanya.
Siguro dapat alagaan mo ang sarili mo. Ang iyong sariling buhay ay nasa panganib. Iniisip ko kung nagkamali ba ako nang nakita. Baka may HIV ka pa. Nagulat si Chloe na hindi nakapagsalita. Nagulat din si Heath Accardo at gusto niyang sampilan muli si Chloe Marionette. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili bago niya ito ginawa sa halip, sinipa niya ito ng paa. Bitch ka, kung magka-HIV ako dahil sa iyo, papatayin kita at ang pamilya mo. Sinipa ng malakas si Chloe. Kaya nabugbog at namamaga ang mukha nito habang dumudugo ng husto ang ilong. Lahat ay takot na mahawa kaya mabilis silang lumayo sa kanya. Sa huli, tumakbo palabas ng kwarto si Chloe na umiiyak. Bago siya umalis, galit siyang tumingin kay Alex Rockefeller. Walang pakialam si Alex. Nilinggan niya si Heath. Ikaw ba si Mr. Accardo? Anak ni Frank Accardo. Nasaan ang iyong ama? Tanong ni Alex. Agad na nagalit si Heath. Sino ka? How dare you speak tungkol sa pangalan ng tatay ko? Bata, bakit hindi ka pa nakakaluhod? This is Mr. Accardo you're speaking to, natutuwang dagdag ni Leo. Nang matapos si Leo sa kanyang pangungusap, isang silver light ang kumislap. Maya-maya pa ay sumigaw ng malakas si Leo bago bumagsak sa lupa. May tinidor pala na tumusok sa kanyang hita. Umabot ito sa kanyang buto at napakasakit nito. Ilang sandali ang nakalipas, pinitik ni Alex ang kanyang daliri upang ishoot ang tinidor sa hita ni Leo. Ginoo, Accardo, manatili ka rito. Everyone else that has nothing to do with this, get out, mahinahong sabi ni Alex. Tuwang-tuwa si Miranda Finn habang pinapanood niya ang eksenang ito. Kung walang ibang tao sa paligid, sinigaw na niya ang pangalan ng bida ng Condor Heroes, mahilig siyang manood ng drama series. Sa kanyang mga mata, kahit sinong lalaki na malakas sa martial arts ay parang bida sa drama series, at tatawagan niya silang daddy. Nakakabaliw, galit na sigaw ni Heath. Ginoo, Kitagawa, it's your turn. Nilinggan niya si Ginoong Kitagawa. Isang Hapones. Natigilan si Alex. Noon lang niya napansin na medyo iba talaga si Mr. Kitagawa. Ninja ka ba? Tanong ni Alex. Malamig na ngini siya ni Ginoong Kitagawa. Siyempre, hindi ako ninja. Ako ay isang sinaunang. Hindi mapakali si Alex na pakinggan ang kanyang pagpapakilala. Magwala. Kung si Mr. Kitagawa ay isang ninja, medyo interesado si Alex. Ngunit dahil hindi siya, ayaw ni Alex na manatili siya. Kunin mo ito. Galit na sigaw ni Ginoong Kitagawa habang sinuntok si Alex. Si G. Kitagawa ay isang dalubhasa sa martial arts na nag-aral ng isang sinaunang anyo ng Japanese martial art na kilala bilang Katori Shinto Stream. Ang kanyang antas ng paglilinang ay napakalapit sa ranggo ng mystic. Ganito rin niya nahuli ang mga mata ni Frank Accardo at kung bakit sinasadya siya ni Frank mula sa Japan. Malamig na tumingin si Heath sa panghahamak. Mas binibigyang pansin niya si Daya at ang iba pang magagandang babae. Sa sandaling iyon, hinampas din ni Alex ang kanyang kamao, nabangga sa kamao ni Ginoong Kitagawa. Sa sumunod na segundo, maririnig ang tunog ng mga bitek ng buto mula sa braso ni Mr. Kitagawa at isang sirang piraso ng buto ang tumusok sa kanyang balat. Ito ay isang lubhang nakakatakot na eksena. Masakit na sumigaw si Ginoong Kitagawa habang pinalipad siya palabas ng silid. Natigilan ang mga mag-aaral ni Heath sa gulat. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Ginoong Kitagawa ay napakalakas. Kaya paano siya naging kasing mahina ng pulp? Chloe Marionette, bakla ka. Bakit mo nasabing paunan siya na umaasa sa mga babae? I face a loser, then what am I? Galit na naisip ni Heath sa sarili. Lahat kayong lumabas. Kinawayan ni Alex ang kanyang kamay at nagdulot ng pagsabog gamit ang kanyang chi energy. Ang natitirang mga tao ay pawang tumilapon palabas ng silid. Nasaan ang iyong ama? Tumingin si Alex kay Heath at muling nagtanong. Si Heath ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. For some reason, gusto niyang lumuhad. Kikilala mo ba ang tatay ko? Nauutol niyang sabi, natagpuan ito ni Daya at Cheryl Coney na parehong kakaiba. Bakit dalawang beses tinanong ni Alex Rockefeller si Heath Accardo tungkol sa kanyang ama? May nangyari ba sa pagitan ni na Alex at Frank Accardo? Gayunpaman, umiling si Alex. Hindi ko kilala ang iyong ama, ngunit ang iyong ama ay may utang na paliwanag sa akin. Nabalitaan ko na ang iyong ama ay naghanap ng mga dalubhasang mandirigma. Bumalik na ba siya?
Nagulat talaga si Heath sa narinig. Kung alam man ni Alex ang tungkol sa gayong palihim na impormasyon, tiyak na higit pa sa nakikita ng mga mata. Hindi maaaring si Alex ang talo na inilarawan sa kanya ni Chloe Marionette. Mula sa paraan na madaling binali ni Alex ang mga buto ni Mr. Kitagawa, alam ni Heath na si Alex ay isang nakatagong boss tulad ng figure, tiyak na hindi siya isang taong kayang makipagkulitan. Si Heath ay isang lalaki lamang na naglagay ng isang matigas na pagkilos. Alam niyang hindi niya matatalo si Alex. Kung susubukan niyang lumaban, ilalagay lang niya sa panganib ang kanyang buhay. Kaya naman, agad na yumukaw si Heath at lumuhod sa lupa. Sir, pasensya na po sa pagiging ignorant ko. Deserve kong mamatay. Napatingin si Alex kay Heath. Oh, bakit kailangan mong mamatay? Natigilan si Heath. Agad niyang sinampal ang sarili. Sir, si Daya ay isang babaeng kinaiinteresan mo. Dapat hindi ko na sinubukang pumagitna sa inyong dalawa. Deserve kong mamatay. Hindi nagsalita si Alex. Patuloy na sinampal ni Heath ang sarili. Hindi ko dapat pinakiusapan si Leo Adams at ang mga kampan ko na istorbohin ang pagkain ninyo, sir. Deserve kong mamatay. Hiniling ko pa kay Ginoong Kitagawa na labanan ka. I deserve to die, dagdag ni Heath. Si Heath ay isang matalinong tao. Alam na alam niya na dapat siyang kumilos na parang duwag kung hindi niya matalo ang kanyang kalaban. Kung hindi, imposibleng mabuhay ng matagal sa mga lugar tulad ng Underworld. Umiling si Alex, natigilan siya nang makitang namamaga ang mukha ni Heath dahil sa pagsampal sa sarili. Siguradong alam mo kung kailan ka susuko. Ang iyong ama ay itinuturing na isang maimpluwensyang tao sa Underworld ng California. Hindi ko akalain na magiging duwag ka. Sige, tama na. Humingi ng tawad kay Daya at mawala ka. Pakiramdam ni Heath ay parang nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Agad niyang ibinao ng nuo sa lupa sa harapan ni Daya ng ilang beses bago gumapang palabas ng silid. Nagulat si Daya, siya ba talaga ang batang presidente ng Valtamerico? Hindi nakatiis na panuuri nito ni Cheryl Coney. Siya ay isang maton sa mahina, ngunit isang duwag sa malakas. Siya rin. Spineless. Alex, may nangyari ba sa inyo ni Frank Accardo? Tanong ni Cheryl pagkatapos noon. Umiling si Alex. Hindi pa ako sigurado. Ngunit huwag nating pag-usapan ang mga magulo na bagay tulad nito. Tapos na kaming kumain. Let's go, sabi niya. Bumalik si Cheryl sa ospital. Si Miranda Finn ay nakatingin kay Alex sa isang kakaibang paraan, ngunit mayroon siyang iba pang mga bagay na dapat asikasuhin sa hapon. Kaya naman, mabilis din siyang umalis. Gayunpaman, bago siya umalis, nakipag-appointment siya kinabukasan kay Alex para pagalingin ang lihim niyang karamdaman. Pumasok na naman si Daya sa Aston Martin ni Alex. Ginoo, Rockefeller, hindi pa rin ako nakapagpasalamat ng maayos sa pagligtas mo sa buhay ko noong concert noong isang araw. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Anong gusto mo? Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Hindi naman kailangan yon. Ito ay orihinal na isang deal sa pagitan namin ni Anna Coleman, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Hindi yon gagawin. Iyon ay dalawang ganap na magkaibang bagay. The fact that you saved my life is something between you and me, giit ni Daya. Nakaramdam ng problema si Alex. Ano ang dapat nating gawin? Bakit hindi mo ibigay sa akin ang katawan mo? Sabi ni Alex, ikaw, agad namang namula si Daya sa kahihiyan. Palaging ipinaramdam sa kanya ni Alex na hindi siya natutukso sa kagandahan. Kahit na nakita niya kung gaano siya kaganda, hindi siya naapektuhan. Sa totoo lang, medyo nadidismaya pa rin si Daya sa loob. Masyado ba siyang hindi kaakit-akit na wala man lang siyang naramdaman? Ngunit nang marinig niyang iminumungkahi nito na ihandog sa kanya ang kanyang katawan, nagbago ang kanyang impresyon sa kanya. Ang mga babae ay talagang magkasalungat na nila lang. Nagbibiro lang ako, seryoso ka ba sa akin? May asawa na ako, kahit pumayag ka, hindi ako maglalakas loob na tanggapin ito. Tumawa ng malakas si Alex. Gayunpaman, napakahusay mong kumanta. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, bakit hindi mo ako kantahan ng isang kanta? Dagdag ni Alex. Kanta lang. Naningkit ang mga mata ni Daya. Ito ay napakadali. Oo, kumanta ka sa puso mo, sabi ni Alex. Sige, pangako, sabi ni Daya. Tumingon sa kanya si Daya.
Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ang unang pagkakataon na kumanta siya para sa isang lalaki ng pribado. Ibang-iba ang pakiramdam. Nagtagal si Daya para ihanda ang sarili. "Well then, I'll sing a song na hindi pa pinapalabas. Wala pang pangalan para dito kaya tawagin na lang natin itong Nemelos." Hayaan ang damdamin ng Panonibik na maglakbay sa paglipas ng panahon, hayaan. Ang mga alaala ng mga nakaraang buhay na sumakit sa puso ng mga nagmamahalan, tiyak, yayakapin din ninyo ang lakas ng bawat isa. Sa sandaling nagsimula ang kanta, naramdaman ni Alex Rockefeller ang isang taginting sa kanyang isipan. Isang lubhang nakakahawang mental na kapangyarihan ang tila naglakbay mula sa kanyang katawan patungo sa kanyang katawan. Sa isang iglap, kakaibang sensasyon ang naramdaman ni Alex. Parang nararamdaman niya ang saya, galit at lungkot nito. Higit sa lahat, ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan ay kakaiba ring na-activate noon. Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot na parang galami, na naghahangad na mapalapit sa kapangyarihang pangkaisipan ni Daya. Sa sandaling iyon, naging mahiwaga ang eksena. Parang nagkaroon ng chemical reaction. Nang dumampi ang espiritual na kapangyarihan ni Alex sa kanya, biglang nagligpit ang dalawa. Kumakanta pa rin si Daya at parang pumasok sa kakaibang ulirat nang mas lalong nakakahawa ang kanyang kanta. Maging siya ay napaiyak sa sarili niyang pagkanta. Pakiramdam niya ay dumaan siya sa mga alaala ng isang nakaraang buhay, isinasabuhay ang lyrics ng kanyang kanta, at ang kaluluwa ni Alex ay sumasalamin sa kanya. Sa isang punto, ang dalawa sa kanila ay nakatitig ng malalim sa mata ng isa't isa habang magkayakap sila. Nagpatuloy ito hanggang katok-katok. May kumatok sa bintana ng Aston Martin na ikinagulat ng dalawa na bumalik sa kanilang katinoan. Nang makita nina Alex at Daya ang kanilang mga sarili na magkayakap na may luha sa kanilang mga mata, pareho silang natulala. Mabilis nilang binitawan ang isa't isa. "Hoy, aalis ba kayo o hindi?" Isang matandang lalaki ang kumakatok sa bintana. Nakasuot siya ng pulang band sa braso, nandun siya para mangulekta ng parking fee. Nang sumakay sina Alex at Daya sa sasakyan, matagal silang hindi umalis. Kaya naman lumapit ang lalaki para ihatid sila. "Oo, aalis na kami agad." Mabilis na pinaandar ni Alex ang makina. "Hoy, hindi ka pa nakakabayad. 2 oras na ang nakalipas. Iyon ay magiging $12. Nagbabayad ka ba gamit ang cash o e-wallet?" "E-wallet." Napatawa ng mahina si Dion nang makita kung gaano kiterante si Alex. Nang maisip niya ang sandaling nag-uumapo ang kanilang mga kaluluwa sa isa't isa, talagang nabigla si Daya. Para bang ang mood ng kanta ay naging isang tunay na bahagi ng kanyang memorya na siya ay talagang nagkaroon ng isang nakaraang buhay, na siya ay naghahanap para sa kanyang kalaguyo sa buhay na ito sa kasalukuyang isa, at na ang kanyang kasintahan ay nagkataong siya, Alex Rockefeller. Isang binhi ang tahimik na umusbong sa kanyang puso. Samantala, agad namang nahuli ni Heath Accardo si Chloe Marionette na kanina pa tumakbo. Nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa background ni Alex. Bang! Nasipa si Chloe sa lupa at halos mabali ang kanyang tadyang. Napakasakit na ang kanyang mga luha at uhog ay nasa kanyang mukha. "Ginoo, Accardo, itigil mo na ang pananakit sa akin, please. I'm begging you, please don't hit me anymore," pakiusap ni Chloe na napaluhod. Naisip niya kung gaano sila kalapit ni Heath kagabi. At ngayon ay sinuntok at sinisipa siya. Ngunit hindi niya kinasusuklaman si Heath. Sa halip, kinaiinisan niya si Alex, sinisisi niya ang lahat ng nangyari sa kanya. "Damn, bitch, tinatanong kita, sino ba talaga ang Rockefeller na iyon?" Tanong ni Heath. "Alex Rockefeller. Siya, kaibigan ko siya sa kolehiyo. Ex-girlfriend niya ko. Siya ay anak ng tagapagtatag ng Rockefeller Group, si William Rockefeller." Nang maglaon, tumira siya sa pamilyang Essex bilang isang yaya, at umaasa siya sa mga kababaihan upang mabuhay. Ang kanyang ina, si Brittany Rockefeller, ay kamakailan lamang ay nakarecover mula sa isang pagkawala ng malay. Agad na natapo ni Chloe ang sitaw. Matapos marinig ito, sinipa ni Heath si Chloe nang napakalakas kaya tumalsik ito ng dugo. "Damn, sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Paano mabali ng isang talunan ang kamay ni G. Kitigawa?" Agad na tinawagan ni Heath si Frank Accardo sa telepono. "Tay, nabali ang braso ni Ginoong Kitigawa.
ang anak ni William Rockefeller, si Alex Rockefeller, ang gumawa nito. Parang kilala ka niya, at gusto niya daw ng paliwanag mula sa iyo. May tunog ng thud mula sa kabilang dulo ng tawag, na parabang nahulog ang telepono sa lupa. Oh God, forget what they doing, keep on going.